Biyernes na, mga kapartners sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya, at hanap buhay in the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters, Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Magandang hapon, mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne at ngayon may kasama akong Pogi. Hindi ang aking partner Lito. Pinalitan ko na siya ngayong araw lang na to. Ang ating partner ngayon, makakasama natin ngayong hapon na ito, ay isang poging-poging abogado. At siya rin po ay tagapaglingkod sa bayan, Attorney Christian Ian Sia. Hi, Attorney! Magandang hapon! Yes, magandang hapon, Maru. Salamat sa iyong very generous introduction at binabati ko ang iyong mga taga-subaybay at taga-pakinig in the heart of business. Yes. Ayan. Oo, kaya business yung ating pag-uusapan, lalo na yung mga may kinalaman sa mga mana-mana, di ba? Minsan nagiging negosyo rin yan para sa ilan. At lalo na yung mga nagbebenta ng insurance. True. Marami kong kaibigan na ganyan, na insurance agent. Oo. Pero bukod dyan, yung mga away-away sa mana. Nangyayari na kapag hindi naihanda yung mga kinakailangan mong dokumento para dito sa mga papamanahan. So, ngayon na, attorney, yan, yung mga pamana, yung maaari. Ano ba ang usually na mana natin? Well, typically naman yan na Maru sa Pilipinas, syempre, lupa. Diba? Syempre, and then, basta any registrable properties, whether land, vehicle, kahit nga shares of stock sa mga companies, and even yung mga bank accounts, yan naman ang mga typical na naiiwan ng isang yumauna. Ano kung sa mga mana, no? Kapag ba namatay yung magpapamana? Kunyari, may bank account siya. Kira-report mo ba agad dapat sa banko yun na namatay siya? At paano mo makukuha naman yung kanyang account na yun? Ah, okay. Magandang tanong yan. Actually, with the train law, mas madali ngayon ang pagkuha ng deposit na naiwan ng isang namatay. Mm-hmm. Before kasi, hahanapan ka muna ng banko ng proof na nagbayad ka na ng estate tax. Diba? Kailangan meron ka ng clearance. Pero sa ngayon, ang umiiral na policy, pag namatay ang isang account holder, para ma-withdraw yung kanyang account, kailangan lang, bayaran lang yung portion doon sa banko. Babayaran lang yun, 6% estate tax. Ah, okay. So, yes. Basta na-prove mo naman sa banko na bayad na yung estate tax for the bank account, pwede mo nang ma-withdraw yung funds na nasa kanila. Ah, ganun pala, no? May estate tax din pala sa account, yes. Sa deposit? Yes, yes. Okay. Hindi re-release ang banko yan. Mm-hmm. Paano kung konti lang naman yung dineposito? Kailangan po ba talaga na babayaran yung estate tax mo? Well, sa batas kasi, Maru, meron tinatawag ng mga parang standard deduction. So, kung may dapat holistic yung approach, di ba? I-account yung lupa, yung vehicles, and then yung mga funds. So in total, babayaran nyo. Ngayon, kung ang talagang naiiwan lang is wala namang lupa, wala namang kotse, wala namang shares of stocks, account lang sa banko na doon nag-ipon yung ordinaryong tao, nandun yung lahat ng yaman na sa bank account, yun, yung 6%. Meron namang standard deduction lang. I'm not so familiar, pero parang merong yung first 500,000, I think, Meron yan na deduction. So kung hindi naman hihigit sa 500,000, o di parang may tax exempt ka na. Diba? Kasi hindi man naman, beyond the 500,000, yun lang naman ang itatax ng gobyerno. So merong minimum amount. Oo, kung kunyari mga several accounts siya, lahat yun, may 66% yun sa bawat account. That's right. Kaya kung marami yan, baka it makes more sense na consult. Mag-ano ka na, mag-hire ka na ng isang accountant, not necessarily a lawyer, na siya magpe-prepare ng estate tax return para isang bayaran sa BIR and then makuha na ng buo yung
naiwan na deposito sa mga bangko. Oo. At pag pinag-usapan ng mana, palaging tinatanong, sino ba talaga ang pinamamanahan? At pwede ka bang gumawa ng last will and testament para ipamana mo yung gusto mo ipamana? Ah, okay. Ang problema kasi sa last will and testament, Maru, pagka naman maliit lang ang maiiwan, baka hindi siya advisable. Kasi pag last will and testament, ibig sabihin yan, Maru, para maging effective yan, kailangan yan i-approve ng court. So, gagastos diba? So, yes, gagastos ka. Pupunta ka sa korte, pipila ka doon. Eh, lalo ngayon, pandemic, yung mga hearings, sometimes, naka-cancel. So, at this point, parang ako, yung practical side of things, baka mas better nga, ano na lang, wag na mag-last will and testament. Ipatawag na lang yung mga anak, o mga anak, itong gusto ko, diba? Itong lupa na ito, maibigay kay ganyan. O ito namang lupa sa probinsya. Yes, magbilin na. Diba? Para pag nawala siya, alam na ng mga anak niya na ito ang gusto ni tatay, ito ang gusto ni nanay, ito ang gawin natin. Let's make sure lang na, siyempre, kung may mga specific properties na ibibigay, dapat pantay pa rin ang pagkakahati. Hindi po pwedeng may lalamang. Kasi pag ganun, magkakaroon ng pagtatalo. Yes. Yun ang dapat. Yun ang pinagkukos eh. Siyempre, di ba? Hindi ka naman, di naman pumapayag yung iba na, pareho lang na tayong anak. Bakit malito sa akin na nakuha? So, yan, kailangan aware lang yung mga magulang. Paano kung kunyari, meron palang sekretong anak, tapos bigla, hindi nila alam yun, oo, naihabilin na ni tatay o anak, ito ang sayo. Kailangan ba may kasulatan yun na attorney bago mamatay yung isang magpapamana? Well, kung meron siyang itinatagong supli. Lumita kung kailan. Siyempre, hindi niya naman pwedeng hindi sabihin yun. Pagka ganun, dun, mauobliga sila, pupunta sila sa korte. Kasi kahit na walang last will and testament, kung hinahabol ng tagapagmana yung tinatawag na legitim. No, yun yung minimum na dapat matanggap ng isang compulsory heir. So pagka natamaan yung legitim niya, ayaw ibigay, magpa-file yung nagahabol ng judicial settlement of estate para mapuwersa yung mga ibang tagapagmana na kumarap sa korte, i-declare nila magkano ba talaga yung naiwang estate nung namatay. O yung court ang magsasabi na ito yung rightful share nung anak sa labas, diba? Or illegitimate child. But yun nga, normally naman yung ganyan, magpuusap muna yung family. Diba? Ako, ang advice ko lagi sa mga clients ko na imagine, pupunta tayo sa korte, magbabayad tayo ng legal fees, may filing fee yan. Tapos malalock-in tayo sa litigation for 2-3 years. Diba? Pag minamalas-malas tayo, buti ba tayo ng 5 to 10 years yan? Gano'n ka ba? So, syempre, pipila tayo sa korte. Lalo't nga ganyang usapin. Matagal yan. Yun nga nga, naalala mo, yung kay Senator Jambi, di ba? Alam ko, hanggang ngayon nga, nasa korte pa yun . Yung Madrigal Estate. Hanggang ngayon, sinesettle nila yun. So, kumaliit lang naman yung estate, mas better mag-usap-usap na lang yung pamilya. Kasi otherwise, yung mamanahin yung maliit, baka makapunta lang sa legal fees. Oo nga. Paano kausapin niyo ba si yung magpapamana na aminin niyo na po, ngayon pa lang, kung meron pong mga maghahabol na iba pa. Siyempre, mas practical yun. Kaya lang, kaya ba ng tindib ng tatay? Usually naman yung tatay ang, alam mo na. Maraming mga ipinunla. Ayan. O hindi aamin yan. Magkamatayan na, hindi aamin. Ayan, hanggang ho kayo na yan, dala-dala niya sikreto. Bahala na kayo mag-away pag nandiyan na. well, that's what usually happens. So, yes, oo. Attorney Ian, ilan ba talaga ang hatian? Ano ba ang hatian talaga kapag kunyari magpapamana na? Kunyari, si tatay namatay. Ang hati ni nanay? Ano, ilan yung hati ng mga anak? At yung mga illegitimate children, ilan ang hati nila? Alright. So, typical naman na namatay si tatay o si nanay, ang bilang niya isang anak.
So, kung meron siyang halimbawa, tatlong anak, sila mag-asawa, may tatlong anak, sama si nanay. So, may apat na ulo na. Mm. Tapos, yung anak sa labas, ang bilang noon, kada isang anak sa labas, kalahating ulo. Mm-hmm. So, halimbawa, meron dalawang anak sa labas, o di dalawang kalahating ulo yun, e di bilang ng isa. Tapos, okay, yung tatlong anak na naiwan, plus yung asawa niya, di apat, o di hati sa lima yun. Oh, okay. So, yung entire estate na naiwan, divided by five. So, one share each dun sa asawa at dun sa anak, and then half share dun naman sa mga illegitimate. Mm-hmm. So, yan ang sinasabi ng civil code. Oo. Paano ko yung iiwanan ni tatay na pamanang lupa, eh hindi rin pala nakapangalan sa kanya, nakapangalan pa doon sa ninuno niya. Paano aayusin yun doon sa kanyang mga may iiwanan tagapagmana? Alright. Ay, pagka ganun, ibig sabihin nun, yung tatay, yung share niya doon sa mana ng lolo, mm-hmm, ang kukuha na nun, yung mga tagapagmana niya by right of representation. Oo. So yung mga heredero nung tatay, mm-hmm, they will represent the tatay doon naman sa estate settlement nung lolo. Mm-hmm. So two layers ng estate yan. Estate settlement nung lolo and then estate settlement nung tatay. Mm-hmm. At syempre may babayaran ng estate tax. That's right. Every time na lumilipat ang titulo, may babayaran. Ang tawag niyan, transfer tax. It's either a capital gains kung bentahan, or donor's tax kung donasyon, and sa kaso naman ng mana, estate tax by succession. Uh-huh. Okay. Ito naman, sa kaso naman ng mga walang anak, no, meron siyang pag-aaring lupa at bahay, pero wala siyang anak. Tapos ang gusto raw niya, ibigay sa isang specific na pamangkin yung kanyang ari-arian. Pwede ba ang gawin yun? Yes. Oo. Ayan, tama yan. Ayan yung tinatawag kasi na, sa batas kasi, Maru, merong tinatawag na compulsory heir. Mm-hmm. Ang compulsory heir, sabihin, hindi pwede hindi sila magkakaroon ng mana. Mm-hmm. Okay? So yung mga pamangkin, mga kapatid, ang tawag naman dyan, mga collateral relatives, hindi sila compulsory heir. So in the absence of compulsory heir, so doon sila po pwede magmana. Okay, so yung sinasabi mo, pwede ba 10 ang pamangkin? Ang gusto lang bigyan yung isang pamangkin. Oo. Pwede yun, pero kailangan mag-execute siya ng last will and testament. Okay. Kasi in the absence of a last will and testament, ang mangyayari niyan, pag namatay siya, kasi ang property kasi, Maru, is pababayan. Mm-hmm. Mula sa'yo, bababa sa anak mo or sa apo mo, descendants. Mm-hmm. Pag wala kang descendants, umaakit yung property, papunta naman sa ascendants, magulang, lolo, o kung wala na, saka naman siya sa sideways, papunta na ngayon sa kapatid, pamangkin. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ganun yun. So, kung walang last will and testament, yun ang susundin na trajectory ng property. Walang anak, walang ama, o di sideways sa mga kapatid. Pagka ganun, equal. Mm. Equal okay. Share yun, mga kapatid niya. Mm. So, ang last will and testament binding yan, hindi pwedeng questionin sa korte noong mga kamag-anakan na gusto pang humabol dun sa property? Hindi. Ang last will and testament, pwede mong i-contest. Halimbawa, at the time na di umano, nag-execute ng last will and testament, yung namatay, nakaratay na, 'di ba? Gulay na, comatose. Mm. Oh, tapos panlalabas na at the time na comatose yung namatay, gumawa ng last will and testament. So kung merong naitsapwera doon, pwedeng sabihin nung naitsapwerang kamag-anak na, "Oy, teka lang. Wala nang testamentary capacity yung namatay at the time na in-execute yan, therefore null and void." Mm. Okay. So po pwedeng ipawalang visa. Oo, habulin. Yes, pwedeng habulin yan. Oo. Not because merong last will and testament incontestable, no? Kailangan nga, kaya nga may tinatawag na probate proceeding sa regional trial court, Maru. Mm-hmm. Doon pinag-uusapan, valid ba yung last will and testament? May testamentary capacity ba yung namatay? Okay. Mm-hmm. Ito naman sa kaso ng mag-asawa, no? Kaya lang before namatay yung asawa, mm-hmm, ay nagkaroon sila ng iringan, mag-asawa, at na umabot pa sa korte at nag-file na sila ng kanilang mm-hmm kaso, no? Kunyari, violence against women, yung i-file na kaso ng babae. Tapos namatay yung babae dahil sa sakit. Nag-execute siya ng last will and testament. Paano yun? Mm-hmm. Paano yung manahan? Wala pang order yung korte tungkol doon sa violence against women na case, no? Tapos namatay na mm-hmm
may last will and testament. So, paano ipa-follow ba yung batas na tungkol sa inheritance na dapat si asawa magkakaroon o hindi na siya kasali pag tinasid sa last will and testament dahil may kaso? Alright. Yung ganun, halimbawa, si Mister, sinasaktan si Mrs. o pinagtanggaan ng buhay. Ano yan? One of the legal grounds. Meron tinatawag na concept sa civil code natin, Maru, na disinheritance. Pwede mong tanggalan ng mana yung iyong compulsory heir at kasama sa compulsory heir mo, yung legal spouse. So kung may legal ground, hindi kailangan ng conviction. Kung meron kang legal ground to disinherit yan, sinaktan ka, pananakit, attempt on the life, kailangan lang specify mo yan dun sa last will and testament na I am disinheriting my legal spouse for the reason that, specify mo yung legal ground. So if you do that, then the disinheritance is legally operative. Ibig sabihin, tanggal ang mana ng offending spouse. Pwede yun. Even without a final order. So, paano kung hindi ka naman, sinaktan, pero inabandon ka naman. Kunyari, nagkaroon siya ng iba na, no? Nagkaroon na ng ibang pamilya. Siyempre, galit ka na, no? Kaya, bago ka mamatay, gumawa ka ng last will and testament na hindi na rin ka siya kasama doon sa papamanahan mo. Pwede ba yun na gawin ng isang... Ganito yan, Maru. If you were abandoned by your spouse, tapos meron kang ari-arian, ang best move mo, file a case for legal separation. For legal separation. Kasi, pag legally separated ka na, then, hindi na siya po pwede magmana sa'yo eh. Ay, ganun pala. Oo. So, legal separation. Annulment din. Pwede hindi mo na siya pamanahan. Kung annulled na yung inyong kasal. The separation. Kumbaga, basically, dinidivide na yung estate. Or yung, not the estate, but the conjugal property. Diba? So, once na mahati na yun, sa kanya na yung share niya, o yung share naman ng business, since legally separated na siya, disinherit niya na yun. Yung legally separated. Pero kung sa annulment, normally, since putol na rin naman yung marital bond na tinatawag, wala na, hindi mo na siya asawa, therefore, hindi mo na siya compulsory heir. You don't even have to disinherit. E paano kung kunyari yung sasabihin nitong asawa sandali, nung na-acquire natin yung bahay't lupa na yan, mag-asawa tayo. So conjugal property yan, nung panahon na alam na tayo mag-asawa. So paano hindi mo ibibigay sa akin yung kalahati niya kapag namatay ka? Okay, good question. Pag sinabi natin na dinisinherit na yung asawa, ang nai-itsapwera lang yung asawa na na-disinherit, doon sa exclusive property ng babae or ng lalaki. Okay. Oo. Pero pag sinasabi mong conjugal yan, hindi mo pwede i-disinherit yung portion na para sa kanya. Kasi nga conjugal by law, entitled siya sa 50% of the conjugal partnership, di ba? Or the absolute community kung kinasal ka after ng effectivity ng family code. But for purposes lang ng discussion, kasi sinabi naman conjugal, yun yung pundar ng mag-asawa. Oo. So yung 50 noon sa Mr. So yung 50 ni Mrs. doon sa portion na yun, doon yung pwedeng tanggalan na ng share yung kanyang Mr. Or yung kanyang former husband kung naputol na yung kanilang kasal. Oo. Yung sinasabi mo exclusive property, pwede bang yun yung sabihin niya na pag-aari ko yan nung dalaga pa ako? Yung ba ang exclusive property o nagiging property na mag-asawa rin yun? Yung pag-aari niya nung dalaga pa siya? Kailangan natin tanongin, Maru. Kailan siya ikinasal? Kasi kung kinasal siya, during the time ng before the effectivity of the family code, prior to 1988, ang nasusunod doon is the conjugal partnership of gains. Ano yung sinasabi ng batas? Whatever you bring as your own to the conjugal partnership, so it remains your exclusive property. Okay? Baliktad sa absolute community during the effectivity ng family code. Ang family code, whatever you bring to the marriage at the time of the celebration of marriage becomes absolute community. So yun yung difference. Pag-aari yun. So kumbaga, mas prejudicial. Ngayon, bawa, sa babae, mana niya,
Diba? Bago, dalaga siya, nagmana siya sa magulang niya. O yung bitbit niyang property na yun, mga lupa o anumang ari-arian. Nung magpakasal siya, sinama niya yun sa altar. At nung sabi siya ng I do, alahati na, binigay niya natin sa kanya ang esposo. I do give you half of my property. So sa family code. Yeah. Sa family code. That's yun yung effect ng family code. Mm-hmm. Kaya doon sa mga mag-aasawa, kung ayaw niyo yung ganyang effect, binibigyan naman kayo ng laya ng batas na magkaroon ng prenuptial agreement. Mm-hmm. Doon yung pag-usapan, o alin dito yung magiging community, absolute community, alin dito yung mare-retain sa akin as my exclusive property. Eh pero pag para walang ka, pagtatalon. Diba? Para patunaya mo na love na love mo siya. Hindi. Sa ating lahat ito. It's sa ating dalawa ito. Diba? Pero, what is mine is yours. So, diba? Pag tumagal na yung pagsasama, ha, hindi! Sa akin lang to. Galit na eh. Ayan. Eh kaya dapat talaga, hindi pa pwedeng puro romansa. Diba? Yeah. Kailangan. Mag-isip. Practical ka din. Oh, mag-isip yes. din. No, okay. Kasi, Yes, go ahead. Oo. Ayun, kasi ang statistics ngayon, diba? Para sumusunod na rin tayo sa Amerika, parang one out of two marriages end up in separation or annulment or yes. yung declaration of nullity. Mm-hmm. So may 50% chance ka of losing what you own. Ang dami lumalapit sa iyo, no? Na ganyan ang mga problema, lupa, yung problema ng relasyon, di ba? Paano? Yeah, ano? Yung sinasabi mo, yun nga, typical yan eh. For me, that time, in love ako eh. Eh ngayon, syempre, nag-iba na yung sitwasyon na na-discovery niya na yung ugali ng kanyang pinakasalan. Diba? Mm-hmm. Too late na. Too late na yun. Unless may legal ground nga for legal separation. Kasi meron ano yan eh. May effect dun sa conjugal partnership or sa community property. Pagka meron kang ground para mag-file ng legal separation, alam mo ba na, Maru, na kung pwede mong i-share ng mister mo doon sa conjugal or sa absolute community, pwede ma-forfeit yun in favor of your common children. Talaga? Yes. Meron na isang kasong ganyan. Mm-hmm. Nag-asawa sila, pareho silang wala pang pundar that time. Naka-jackpot sila, umangat sila sa buhay, yung lalaki, nagloko, nag-file ngayon ng legal separation si Mrs. Isa sa mga judgment na effect ng judgment ng legal separation, forfeit ng korte yung share niya doon sa conjugal partnership. Sabi niya, Your Honor, paano ako mabubuhay? wala naman akong exclusive property. Lahat ng naipundar ko, pumasok sa conjugal. Tapos ngayon, pinoporfeit niyo yung share ko doon sa conjugal. Walang may iiwan sa akin. Ang sabi ng Supreme Court, dura lex sed lex. Mm-hmm. The law may be harsh, but it is the law. Dapat pinag-isipan mo yan. Attorney, maraming salamat ka sa pagbibigay mo sa amin ng panahon. Alam kong busy ka. Pero salamat. Yes, yes. It's always a pleasure, Maru. Mm-hmm. Yan, kung may mga legal questions pa, yung mga taga-subaybay, narito lang naman tayo para magbigay ng payong legal sa ating mga kakampi. Ang inyong kakampi, Attorney Christian Ian Sia. Thank you, Attorney! Thank you. Bye-bye. In the heart of business. In the heart of business. Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong hapon, nakasama po natin na isang batang-batang businessman. Siya po ay co-owner at head of sales and marketing ng isang longganisa business. Co-owner po siya ng Bright Lights Academy Preschool Teacher din. At nag-aral po ng broadcast communication. Currently, nag-aaral pa rin siya ng ASCM Master of Arts in Christian, nag-aaral siya ng Master of Arts sa ASCM, Master of Arts in Christian Leadership. Community leader din sa Pasig City. Isa po itong, meron din po siyang isang organisasyon sa Pasig para po sa mga walang tirahan. Wow, kakaiba ang ating bisita ngayon. Siya po nga ang co-owner and head of sales and marketing ng Merlis Longganisa, si Daniel A. Ilaw. Hi, Daniel! Hello po! Good afternoon po.
Good afternoon. Ikaw isang bright light talaga. Ilaw. Ilaw ng napakaraming mga kababayan natin, lalo na dyan sa Pasig. Tumutulong ka pala sa mga walang tirahan. Yes po. Oo, bukod sa may business ka pa. Pero sige, pag-usapan muna natin ang iyong business, Daniel. Teka, ilan taon ka na ba? 22 years old po. Ha? 23? Ang bata-bata. 22 po. Ah, 22? Turning 23. Grabe, ang bata mo pa, Daniel. Pero nakapagsimula ka na kagad ng business mo. Itong business mo na longganisa. Oo. Paano ba ito inumpisan? Ito ba'y family business nyo? Yung Burley's Longganisa po ay business po namin ng friend ko, si Jeremiah de la Cruz. So we started po nung pandemic. Oh. Actually, binibenta po nila ito, yung product nila, sa bahay-bahay, mga kapit-bahay. Ah, siya nag-umpisa? Yes po. Doon lang po nag-umpisa kasi nga po yung lola nila ay mahilig magluto. So binibenta po nila ito sa kapit-bahay kasi mag-asaka po talaga yung luto ng lola niya. So nagugustuhan ng mga kapit-bahay, ng mga ka-work nila, ganyan. Mm-hmm. And then, nung nakilala ko po si Ma'am Jeremiah de la Cruz, we decided na what if ibenta din natin siya online since pandemic ngayon at kailangan talaga ng income. So nangailangan po kasi ako personally ng help kasi nga po yung mga friends po namin sa Pasig. Kami po ni Ma'am Jeremiah de la Cruz, yung mga friends namin ay talagang nahihirapan sa buhay sa Pasig. So we decided what if i-online business natin ito, baka sakaling makatulong tayo sa kanila. And true enough po, grabe po sunod-sunod, even artista po bumibili. Nagulat kami kasi yung first week namin na nagbenta is 1,000 packs po agad yung nabenta namin. Tapos nagulat kami na yung page po, umangat talaga siya. Na ngayon, hanggang ngayon po tinatangkili talaga sa iba't ibang part ng Philippines. Oo. Ayun po yung story. So si Merly, siya yung lola ni ano, nung iyong partner sa business? Yes po. Yung business partner ko po, lola po niya si Lola Merly. Wala na po si Lola Merly. Ah, wala na siya. Pero yung mga anak niya po yung nagko-continue nung legacy niya. Na sariling recipe ng longganisa. Pero dati ba, binisnes na ni Lola Merly yung kanyang longganisa? Sa mga ano lang po, kapitbahay lang, pag may gustong bumili, kapag gustong magpaluto, ganyan. Ganyan lang po. As in, ganyan lang po yung business nila. Ay, buti na lang nakilala ka nila tuloy, naging ano pa sila. Hindi lang Pasig-wide, mukhang nationwide pa kayo ngayon. Yes po. Ngayon po inabot ang Baguio, Nueva Ecija. Wow! So different parts of the Philippines. Po. 1 year pa lang po kami kasi nag-start kami nung pandemic lang. Oo. So ilan ang gumagawa ng longganisa ni Lola Marie? So gumagawa po mga around 7 or 7 po na mga gawa. Oo. Ah, so ito kasi malaki nga po since madami na pong kailangan na ang orders po namin madalas 300 packs ang minimum per day. Wow, talagang galing nyo ah. Teka, sandali lang. Nung una, sinong gumagawa ng longganisa? Yung anak po ni Lola Merly po. Yun po yung maalam talaga sa paggawa itimpla. Ng ano po, longganisa, sa pagtitimpla. Ayun po yung nanay po nung business partner ko po na si Jeremiah de la Cruz. Jeremiah ang pangalan niya? Jeremiah de la Cruz. Teka, paano yung gawa nila doon sa longganisa? Ito ba yung isinusok-sok sa bituka o plastic yung pinaglalagyan? Meron po kami, ngayon po, meron na po kami talagang mga machine po in doing it. So before po talaga mano-mano, lahat po mano-mano, yung pagtatali, tinatali siya mano-mano, ganyan. Tapos po, mano-mano din ang pagtakal ng mga ganyan. Opo, ganun po yung normal. Pero ngayon po, since lumalaki na siya, mga machine na po yung ginagamit po namin. May sarili na kaming panggiling ng mga meat, ganyan, para sure na sure po talaga na maayos ang pagkakagawa po. So bukod doon sa kayo'y nakakapag-business na, nakakatulong pa kayo sa napakaraming mga tao kasi meron kayong mga kinuha na magtitimpla at saka susuksok lang itong longganisa. Meron na kayong mga tauhan. Opo. So siya si Lola Merly. Itong nasa picture. Yes po, si Lola Merly. Oo. Nagbenta lang po siya sa Pasig Palengke. Talaga? Dati. Oo. Opo. Nagulat din po kami na
tinasikat po talaga ng Lord din yung ano yung product ko ng Merlis Longganisa kasi dati mm-hmm. po talaga ano lang yan eh talagang nilalako lang mm-hmm. minsan inaalok lang sa kapitbahay kasi ngayon po nagulat kami dahil nga po yung purpose din nito ay pagtulong din sa mga tao mm-hmm. madami din talagang tumangkilik nung unang week namin mm-hmm. kasi nagtuloy-tuloy na po siya lahat mm-hmm. po ng nakatikim talagang nag-reseller sila. Bumili sila ng mas madami pang longganisa para mas makatulong po sa mga homeless. Oh, sa past. Nagpa-resell pa pala kayo ha? So pwede pala rin na magkaroon din ng business yung ibang bumibili sa inyo. Yes, para po. Sila rin ay kikita sa Merlis Longganisa. Itong mga nasa picture na ito, ano yan? Mga binibigyan nyo ng tulong? Iyan po yung mga homeless? Yes na, po. Mm-hmm. Sila po yung mga nakakatanggap ng tulong. Yung first week po kasi namin ng pagbebenta mm-hmm. talaga, ang purpose po nun, ang title nga po ng pinost namin sa FB, Longganisa para sa pagkakaisa mm-hmm. sa Pasig. So since po, lockdown mm-hmm. nung time ngayon, wala talagang makain yung mga people, talagang nahihirapan. Even yung mga friends namin, wala silang pangkain, mm-hmm. wala silang pang ano, walang pambayad ng mga bills nila. So mm-hmm. yun po, yun, ang nag-start talaga kami mag-post. But why not i-post natin, baka sakali na dito tayo makakuha ng income para sa mga tao. So doon po talaga nagsimula. Eh mga picture po na yan, lahat yan ay ano, nung unang-una po na ni-launch po ang Merlis Longganisa. Ayan. Itong kanta na ito, kayo rin nag-compose? Opo, yung mga tinutulungan namin, oo. Nagtulungan sila, nagumawa ng sariling kanta sa Merlis po. Grabe po, lahat ng mga pictures, lahat ng mga ano, ay tulong po ng mga tao. Nagulat din po kami na sunod-sunod yung tulong na na-receive namin. Tapos lumaki po talaga yung business. Because of the help of the people din. Nakakatuwa naman, ano? Talagang yung bayanihan eh, no? Nakaka-inspire yan eh. Opo, bayanihan talaga. Itong pandemya na ito, eh, para sa iba, masaklap kasi nawalan sila ng trabaho, nawalan sila ng pagkain, no? Napakahirap pa humanap ng pagkain. Pero para sa iba, nakatulong pa ito, no? Talagang yung every, sabi nga nila, bawat challenge, kailangan hanapin mo kung ano yung beauty o yung positive na makukuha yes, mo out of these challenges, no? Katulad nyo, naisipan nyo bigla na bakit pa itong matagal ng business ni Lola Merly ay hindi natin palawakin pa, hindi lang Pampasig. Diba? Yes po. Oo. Talaga, hindi gaano matamis si Merlis Longganisa. Nakakainis naman sila, Tina. Hindi ako pinadala dito. Padala niyo ako dito sa Florida. Sila lang nag-enjoy eh. Sarap na sarap sila, Tina. So, pero ikaw, personally, Daniel, ano ba ang ginagawa mo dati before ka na-involve dito sa Merlis Longganisa? Before po na na-involve ako sa Merlis Longganisa, meron mm-hmm. po kami talagang sariling school, family business po namin. Mm-hmm. So may businessman po talaga, I mean yun po talaga yung, ano, yung dream ko po one day mm-hmm. na maging isang businessman. Classmate ko po si Tina sa PUP. Talaga? Oh, opo. Wow! Oo, doon pala kayo nagkakilala. Oo. Opo. Mm-hmm. Gusto ko po kasi mas maging magaling sa pagsasalita, so mm-hmm. I decided to take that course. Mm-hmm. Tapos, ayun po, nagulat po ako, syempre, akala ko po mag-reporter ako. Mm-hmm. Pero along the way, since yung father ko po ay businessman, mm-hmm. dito po talaga ako napunta sa business, sa marketing. Mm-hmm. So, every time po may mga opportunity na yung mga tao nagpapatulong sila sa business nila, oh, ano po, rescue po talaga, natulungan sila sa marketing since yun po talaga yung kita ko po na gift din sa akin, yes, personally. Oo. At yung communication skills mo, ginamit mo sa marketing, di ba? Oo. Yes. So hindi lang pang reporter, pang ano pa, pang marketing pa, di ba? Opo. Pero Daniel, kasi ang inyo palang business talaga originally ay eskwelahan. Anong naging epekto ng pandemya doon sa inyong eskwelahan na Bright Lights Academy? Opo. Madami nagsasabi na ngayon po ay mas humina lahat, ganyan. Mm-hmm. Pero nagulat po ako personally kasi yung school namin ay mas lumakas ng doble po. Wow. Tapos oo. Po, yung online business yan. Po namin, mm-hmm. ngayon po talaga siya nag-boom, yung mga businesses po. So, mm-hmm. nakita ko po ngayong pandemic, if you know how to manage online, kung mm-hmm. talagang gagalingan mo lang ang pag-market online, madami mm-hmm. po talaga na makukuha kang client. So ngayon yes. po yung Bright Lights Academy. So mm-hmm. it came from our surname Ilaw. Mm-hmm. So kaya Bright Lights po yung pangalan ng school namin. Mm-hmm. From 40 students lang po kami, mga ano lang po preschool. Mm-hmm. Mga preschool lang po kami. Ngayon po
hanggang grade 6 na po ang aming school. Tapos mm-hmm. ngayon po ay 100 students na po in total ngayong pandemic. So, lumaki po talaga siya ng doble. Nakakatuwa po kasi patuloy pong kumakalat kasi may mga students kami from Davao, ganyan. Mm-hmm. So, mas lumawak po. Oh, okay. So, hindi na lang pang Pasig na lang kayo, ha? Talagang lumawak pa. Ano, ginamit po rin yung iyong communication skills dyan? Opo. Para maibenta mo ang inyong eskwelahan. So talagang proud na proud yes, siguro ang parents mo sa iyo, Daniel. Nakuha siguro mo yung po, si daddy, sana po nakamuntan niya ito. Wala lang si po kasi daddy yung daddy ko. Kailan pa? Opo. Pero dream niya po. Actually, yung sister ko po talaga yung nagtayo nung sa school. Mm-hmm. Yung sister ko naman. Kasi ano po, talagang laging sinasabi sa kanya ng daddy ko kasi teacher po yung panganay kong kapatid. Laging sinasabi ng daddy ko, anak, kapag ano ha, kapag tapos ka na sa pagtatrabaho mo bilang teacher, magtayo ka ng sarili mong school kasi magaling ka magtuo eh. So, nag-decide siya na why not tuparin natin yung pangarap ng dad. So, ayun po. Amazingly, ngayon po ay may school na rin po kami na malaking school for the kids. And one day po, isa din sa dream ko, ay mapagsama-sama yung mga businesses, yung longganisa, mm-hmm. yung school, ganyan, para po makatulong po sa mga tao. Yung dream ko talaga kasi po ako po ay, personally, to be honest po, mm-hmm. ang ginagawa ko talaga ay, ako po ay nag-lead ng mga ano community. So, ako po ay youth leader sa church namin. Mm-hmm. Kasi ako po ay nag-lead ng community sa Pasig po. Mm-hmm. Kasi isa po sa dream ko na matulungan yung mga people through our businesses po. Kunwari mm-hmm. sa school, ang dream ko po magawa ng sariling foundation, One Day Bright Lights Foundation, na mag-cater ng mga bata for free sa academics nila. And yung longganisa business po ay tutulong sa iba't ibang mga walang trabaho po para po mas lumawak po talaga yung business. So yun po yung nakita ko na yung mga businesses na binigay po sa akin personally na ng Lord, hindi po siya para sa akin lang. Pero ang main purpose talaga niya is matulungan yung mga mahihirap talaga na umasenso din sa buhay. Yun po talaga yung pangarap ko. Ewan ko, bata pa lang po ako. 16 years old pa lang po ako. Lagi po talaga focus mo. Maawain po talaga ako. Like, naiiyak ako pag nakakita ako ng kulubi sa daan. Ganyan. May ganun po akong personality. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Pero ngayon ko nakita na ganun pala siya. Kaya pala ako binibless para pala ito sa mas mga gusto. Mas makatulong ka pa sa iba. Mas makatulong ko talaga sa ibang tao. Oo. Pero minsan ba, Daniel, may nagtitake advantage pa sa kabutihang loob mo? Sa pagiging malaki ng iyong puso? Talaga? Sobrang madami pong mga ganun. Paano ka tinitake advantage of, Daniel? Ayun po, may mga iba talagang mangungutang sila. Tapos so, wala nang bayaran. Maparamdam after. May mga ganyan po experience. Pero namang, manghihingi lagi. Tapos kapag nag-decide ka na hindi mo na sila bibigyan, magagalit sila. Oh. So yun yung mga personal experience. Since bata po ako, madami talagang nagtitake advantage. Saka mabait din po kasi ako sa mga people, kaya madami talaga pong nagtitake advantage. Pero paano yun? Pag ganun, na nararamdaman mo na, aba, parang sinasamantala lang ako nito, ina-unfriend mo na ba? Hindi naman po. Actually, mahirap po sa akin ito, yung nangyayari na to. Kasi nga po, ang gusto ko tumulong eh. Mm-mm. Tapos may mga ganun, pero isa po sa na-realize ko, along the way, pagdadaanan ko yung kailangan talaga, tatagan ko yung puso. Kung hindi ako pwedeng magbago, just because of some people who are taking advantage of me. So parang yung natutunan ko po along the way na hindi ko pwedeng baguhin yung sarili ko, yung puso ko. Mm-hmm. So, may dumating sa point po na lahat nawala yung trust ko sa people. Minsan feeling ko yung mga hihingi ng tulong sa akin ay lulukuhin din ako or parang aawayin din ako afterwards. Mm-hmm. So, nagkaroon ng mga trust issues pero along the way pinapaayos ko din yung heart ko. Inaayos ko po yung heart ko, hindi pwede po. Na-realize ko hindi talaga pwede. Mm-hmm. Kasi madami maaapektuhan kapag nabago ka just because of some people. Talagang napakalaking faith din kay God siguro ang kinakailangan, no? For you to trust again other people and yes, also for you to help again those people na parang feeling mo, ay, ano lang ito, nagsasamantala lang ito. Pero alam mo naman kung kailan ka magsisay ng no. Yes po. Opo, natutunan ko yan ngayon as I go through business. Sobrang po talaga habang inaaral ko ang puso ng business, natutunan ko to sino
na hindi laging yes ng yes. Yes. Isa sa mga natutunan ko, hindi ka pwedeng gumarantiya sa problema ng iba or gumarantiya sa kung hindi ka magbabayad doon, garantiyan yun. Hindi po, kasi yun po yung problema ko, maawain ako, sobrang maawain to the point na hindi na natututo yung mga tao na kumilos for themselves. Yes. So along the way, nung natutunan ko po yung puso ng business, parang kailangan pala mag-say no ka para matuuan mo yung mga tao na magtrabaho para talagang kumita sila. So ang ginawa ko po, instead na bigyan ko lang sila, o ito pang bahay, kasi dati ko talaga sobrang maawain dahil may kita naman yung business, o ito pang bahay, pambayad ng bahay, ito pangbili ng pagkain, ganun po sa mga tao. Tapos even sa mga homeless, tuloy-tuloy po yung mga pagtulong. Okay lang naman po yun, wala namang masama. Pero natutunan ko, why not? Na maniwala ako na pwede din silang magtrabaho, pwede din silang i-bless in their own pace dahil may kanya-kanya tayong talents and gifts. Tapos magtulungan. Amazingly nga po, yun nga po, kaya nga po merong mga kumakanta. Pwede pala yun na even yung mga may hirap, magaling sila kumanta, pwede mong gamitin para sa business. Pwede pala na yung mga magaling sa camera, kahit cellphone lang, magamit yun para kumita din sila. Pwede pala yung mga magaling kumausap sa mga kliyente. Yes. Or magaling magbalot ng longganisa, pwede pala silang pumita. So yun yung nakita ko na gamitin yung mga business po instead na magbigay lang. Sabi nga po, instead na turuan, instead na ano, bigyan mo lang sila ng isda, turuan mo sila kung paano mangisda. True. Para mas madami silang makain. So yun po. Religion ng government yun po yung natutunan. Ano? Oo, pero oo, ngayon eh, balikan natin si Merlis Longganisa. Paano sila magkakaroon ng business through your longganisa? Paano mo sila matutulungan? Ayan. Yung mga gustong kumita rin. Shout out lang po kay Sir Jason Gainza. He is a good friend of mine. Oh. Tinulungan niya po ako. Kasama ko po sa church namin. Tapos tinulungan niya ako na mag-market. Mag-market. Sobrang laking tulong po talaga niya. Of kasi opo, artista eh. So talagang dinadayo yung ano longganisa nung time na minarket din po with Sir Jason Gainza. Ayun po, paano po ba kikita sa Merlis Longganisa? So nag-aano po kami, nag-encourage kami ng mga resellers at a low price po talaga for them. So kung gusto niyo po mag-reseller, malaki po talaga ang kinikita since masarap po yung produkto, talagang dinadayo siya. Hindi po ako nagbibigay, totoo po siya na nagulat din kami na ganong level yung effect sa mga tao. May mga napapasayaw pa nga po sa DWIZ, nakakatawa po yung mga comment nila. So ayun po, kung gusto nyo po, nagbibigay kami ng free tarpaulin sa mga mag-a-apply as resellers. May free tarpaulin kami, may mga constant giveaways kami sa mga magagaling na resellers. Tapos minsan po, sa Santa Rosa, Laguna and Pasig City, free delivery din po kami. Oh, and then low price po yung kahit product. Kahit na ilan lang yung ano? Minimum of 10 packs po. Ah, minimum of 10 packs lang. So they can start already. Ah, okay. Oo. Para lang matay po nila. Tapos kukuha na sila ng madami kapag po nagustuhan ng mga tao. Oo. Pero ano yan, bayad muna bago ano bigay ng produkto? Bayad po muna. Yes po. Oo, sure. Pero minsan nagpo-consignment din kami sa mga close friends. Pero sa mga hindi ka kilala, siyempre po, kailangan wise ka din eh. Oo, so nga, bayad. Businessman. Hindi ka bigay-bigay. Ayan. Ito yung mga TDWIC na tuwan-tuwa sa iyong longganisa. Ayan, no? Talaga napakorder daw sila. Ayan, no? Thank you, Longganisa! Way to calm down. Way to calm down po. Sabi ni Miss Lashie. Kayo, ha? Kailangan pag bumalik ako dyan. Yun na yung more to come. O, pero padadalahan ko po kayo pagbalik niyo po dito sa Philippines. Pero Daniel, ako yung natutuwa no, na ikaw ay batang-bata, may pagsisikap ka, at saka yung puso mo para sa ibang tao na nangangailangan ay napakalaki. So doon sa mga gustong mag-business ng inyong Merlis Longganisa, anong gagawin nila? Kanino makikipag-ugnayan? Ayan po. So, puntahan niyo lang po ang Merlis Longganisa page at Merlis Longganisa. And please message us. Message niyo lang po yung page namin. And then, kung saan na po yun, may mga ano po, may mga mag-reply na po para sa inyo. Yung mga people pa na tinatulungan namin, may mga taga-reply din po kami. So, everyday po yan. I mean, so, hinire niyo rin? Sila umaga hanggang gabi, may mag-reply po. Wow, galing naman. Anyway, ayan po, may send message po. Send message button. Doon po sa page.
click send message and then please message us if you want to become our reseller. Ayan. Thank you so much sa'yo, Daniel, ha? And good luck sa inyo, Jensen Reyes Tongkalisa. At sa iba mo pa mga businesses, you are God's gift, Daniel. Maraming maraming salamat sa'yo. Thank you din po. Okay. Thank you so much. Bye, Daniel. Thank you so much po. In the heart of business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882. In the heart of business.